Pinakawalaan ng militanteng grupong Hamas ang dalawang hinostage nilang Israeli. Senyalis na bayan na dapat na munang magkaroon ng ceasefire. Nasa frontline ang balitang yan si Elaine Fulencio. Ito ang video ng dalawang matandang Israeli na hostage ng Palestinian militant group na Hamas. Sila ang ikalawang batch ng mga bihag na pinalayan ng grupo. It's okay. That's fine. Yes. You go with this one. Dinukot ang dalawa kasamang kanilang mga mister ng sumalakay ang Hamas noong October 7. Sabi ng Hamas, pinakawala ng dalawa dahil sa humanitarian reason at lagay ng kanilang kalusugan. Pero ayon sa ilang source, bunsod daw ito ng pag-abiso ng Amerika sa Israel na itigil muna ang mga ground raids sa Gaza. Ang Israel naman, inilabas ang footage ng interrogation ng nahuling Hamas gunmen. Kabilang sa isiniwalat nila ay ang utos na patayin ng mga lalaking Israeli, habang ang mga babae, bata at matanda, gawing bihag para dalhin sa Gaza. Ang kapalit, pabahay at $10,000 o katumbas ng halos 181,000 pesos. Tinapatan niya ng Hamas sa paglabas ng video na isinigawa nilang airstrikes mula Gaza. Sa ngayon, patindi pa ng patindi ang pagpapasabog ng Israel sa mga umanoykuta ng Hamas sa Gaza Strip. Bagong banta pa ng Israel, pinaiigting na nila ang pag-atake para pulbusin ng Hamas. Nauna nang sinabi ng Israel Defense Forces na matagumpay nilang nasira ang Hamas hideout na malapit sa refugee camps, mosque, paaralan, kabilang ang kindergarten. Wala pa namang petsang itinakda ang Israel para sa mas malaking pag-atake. Babala naman ni dating US President Barack Obama, posible raw mag-backfire o bumalik sa Israel ang kanilang aksyon ngayon. Ang pagputol daw ng Israel sa pagkain at tubig sa mga sibilyang Gazan, posibleng magpahina ng international support sa kanilang bansa. Inahahanda naman na raw ngayon ng European Union ang panawagan na ceasefire sa Israel-Hamas war. Pero may ilang bansa na hindi pabor. Maging ang Amerika, hindi raw sang-ayon dito. Sa isang panayam, sinabi ni US White House National Security Spokesman John Kirby na hindi pa napapanahon ng ceasefire sa Israel at Hamas. Sabi rin ni US President Joe Biden, dapat munang palayain ang mga hostage bago ang usapin ng ceasefire. Sa ngayon, dumating na ang ikatlong bugso ng ayuda sa mga residente sa Gaza. Wala namang impormasyon na napupunta sa Hamas ang ilan sa ayudang ipinapadala. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.